Magandang hapon na mga ka-construction. Ngayon is halos 3 o'clock na. 3 o'clock na ng hapon. So nandito ngayon, nandito tayo ngayon sa may Santo Tomas bridge sa lukuyang pagdi-demolish dito sa existing bridge. So makita nyo, isang araw lang tayong hindi nagpunta, marami na din palang na-demolish. So makita nyo, parang yung mga bakal-bakal na lang na pa-horizontal ang natira. Itong mga vertical niya, ito yung pinakalas na tatanggalin natin. So yan, kasalukuyang tinatanggal lahat. So baka hindi magtatagal, baka 2 araw or isang araw matatapos na yung demolition nito. So pag natapos, magtatambak na po tayo rito. Magtatambak na po tayo hanggang sa ma-level doon sa may nakikita nyong existing bridge na yun, para may pagpwestuhan yung crane natin na mag-la-launch ng girder natin. So ito siya ngayon. Makikita nyo naman mga ka-construction, kahit gaano kainit, pero talaga matibay itong mga welder natin. So tingnan natin sa taas kung ano na yung pwedeng maitulong ng mga ibang workers natin sa project, para na sa ganun medyo mapadali yung pagdi-demolish nito. Kung nakikita nyo po yung mga tambak na ito, tatanggalin po natin yan at yan po ang ilalagay natin. Pero dito sa may ilog, kailangan natin magdagdag talaga, kasi kulang yung width na pagpupwestuhan ng crane. Kailangan siya malapad siya, kailangan may 20 meters tayong malapad dyan sa ibabaw tinambakan natin to, kasi yun yung mismong makakagalaw yung crane ng medyo madaling papalastar para doon sa paghila doon sa malalaking girder na yun. Kasi kung nakikita nyo ang haba nyan, 40 meters po ang haba ng girder na bubuhatin nila. Buti sana kung crawler type yung girder natin, yung crane natin. Puro mga digulong yun, 55 tons yung isa, yung isa naman 70 tons. So talagang haba nito. Yan yung pinaplano namin kung paano yung gagawin naming strategy para maikarga namin doon. So pero ang nakikita ko, kailangan naming tambakan to para tataas siya. Then dito namin siya unti-unting hilain papunta riyan. Tsaka pagka na-i-plaster na, then ilalatag na namin pagka naka-level na yung tawag nito, yung lupa rito. Then dito namin ipaplastar bago magplastar yung isang crane doon at isa naman dito. So medyo mahirap to, talagang maraming ito yung pinakamahirap na part nito, yung pagla-launch ng girder natin. So ito na po siya, halos natanggal na rin lahat. Ito na lang. Kaya kailangan inaalalayan ng crane na para nang sa ganun hindi mahulog or hindi tatama doon sa mga, kailangan kasing may mga kinakating dyan, kaya kailangan din yung mga welder na nakaplaster dyan. So para sa safety naman nila, kailangan nakatali yun. So ito na po yung mga tulay natin, mga pa-construction dito sa Santo Tomas. Huwag na muna kayong pakiusap lang, medyo huwag na muna kayong dadaan-daan dito, kasi wala na po yung dating dinadaanan ng mga single motor. Pwede sa ibaba, pero ang problema, makaka-distract kayo pagka nag-umpisa na kami ng pag-aangat nitong mga girder. Sana naman hindi na tayo ulanin para lang sa ganun, tuloy-tuloy na ito. Kasi kailangan nang may apura ito, gawa ng baka mamaya hindi naman aabutin ng July, may ulan na naman. Itong ilog ang parati nating kinoconsider dito. Baba muna tayo mga construction, sobrang init. Baka hindi natin makayanan nitong init, kagaya rin kahapon na 34 degrees din. Talagang ito na yung panahon ng tag-init. Biglang tumila yung ulan, ngayon naman
biglang palit naman ng sobrang init. Wow. Makikita nyo po dito naka-plaster yung crane natin na tignan nyo naman po mga ka-construction kung gaano kahaba itong bubuhatin ng crane. Dalawang crane ang magbubuhat dito. So, nagre-range po ito ng 30 tons. Kasi 40 meters ang haba po nito. So, hanggang dyan muna layo. Diyan muna yung documentation natin dito mga ka-construction. At kailangan natin umuwi na muna sa... Paalam mga ka-construction, kita-kita ulit tayo bukas.